So, good morning guys. Araw ng Sabado ngayon. So, 11:30 na. So, tingnan nyo, ang daming snow no, sa tabi. So, kahapon ito nangyari. Bihira lang to guys. Kahit nga Mayo, nag-snow. So, nag-ante ako ngayon ng order dito. Medyo matumal na dahil snow. Nasa bahay lang yung mga tao. Karamihan kasi nagluluto na sila. So, bihira ang mga umu-order pag ganung weekend. So, maya-maya na naman to ang busy mga paggabi na. Kasi minsan lumalabas yan sila. Yung pagpagod na, tsaka sila umu-order. So, ayan. Mag-umpisa na tayo mag ikot guys. So, dito yung plaza na Kalimitan na dito ako tumatambay. Yan. So, merong ano dito. Yung tawag nila dyan, yung Rona. Dati kasing Lowe's yan. Yan yung mga kung gusto nyong bumili ng mga gamit sa bahay. Parang Canadian Tire din. Alos nandyan na yung lahat. Yan, yan yung Scan Boni. Ano ba yan? Yung mga pag gusto nyong bumili ng mga furniture. So, dito naman sa harap ko, yan yung Starbucks, guys. Yeah, so anyway, maglakad-lakad lang muna tayo. Yeah, puting-puti yung ano, yung snow. Yan. So, ito ay matagal matunaw to. Pero pag may ulan, madali lang matunaw to. Pero ito pag inangin, ay talagang madulas. So, saan tayo dadaan? Daanan pala itong mga kotse. So, ayan. So, anyway, ito na yung main road dyan, doon pa sa kabila, yung Dufferin. So, ito, maraming mga bahay-bahay dyan. Anyway, balik tayo. Yeah, so ang pag-usapan natin ngayon guys tungkol sa pag-uwi sa Pinas. Siyempre, hindi lang naman basta uuwi tayo. Marami tayong dapat paghandaan. Number one na yan, pera. Yeah, so magkano ngayon yung pamasahe? $3,000 round trip. Pinakamura-mura na yan. Lalo na pag peak season like December or uwian ng mga bata, bakasyon. Minsan nga, umabot pa ng $4,000. Then, yung mga susundo sa'yo, yung mga mahal sa buhay mo, mga katilala mo, or barkada mo, siyempre, pag lumabas kayo, ikauntayaan yan. Tapos, depende pa kung ilang weeks ka sa Pinas, o aabot ka ba ng isang buwan, kailangan natin ng pocket money. So, mga $4,000 to $5,000. Kasi yung mga lugar na gusto mong puntahan, yung namimiss mo na, diba, may mga kasamahan ka rin. So, shoulder mo yan. Kailangan funded mo yan. Kailangan yun. So, pangalawa, kailangan natin ng health insurance. Hindi gaya dito sa Canada, libre naman tayo ng hospitalization. So, okay lang. Pero okay rin lang kung ikaw ay medyo bata-bata pa, wala kang karamdaman sa katawan, wala kang tinitik na gamot. Pero yung may mga edad na, merong minimaintain na gamot, so kailangan meron tayong handang pera talaga or kukuha tayo ng insurance para maging covered tayo dahil yung hospital sa atin guys na mahal talaga. So yun dun yung dapat nating paghandaan. So pangatlo, yung liabilities natin na iwanan dito sa Canada. Halimbawa may bahay ka, siyempre may mortgage yan. Every month kakaltas yan sa'yo sa account mo. So kailangan ni pondo tayo. Di naman yan hihinto. Yeah, so iba pa yung mga insurance mo. Tuloy-tuloy ang kaltas niyan. Wala naman yang hindi mo naman pwede sabihin, oh, hinto muna dahil magbabakasyon ako. No, tuloy-tuloy yan guys kung ano pang mga bayaran mo, mga credit cards. Yeah, so lahat puro palabas yung pera, walang paakyat unless kung bumalik ka na, meron ka ng trabaho, yun ulit. So hindi rin basta-basta tayo magbabakasyon guys, kailangan pag-iisipan din natin. Kaya nga sabi ko ay mahirap umuwi sa Pinas. Yeah. So ngayon nandito na tayo guys, doon yung ako nakapark sa kabila. So anyway, Sabado pa lang ngayon, mag-aalas 12 na. Medyo mag-busy-busy na ngayon guys.
Kaya ngayon na umpisa na naman ako ng biyahe. Pero kanina, lumabas ako mga 9, nakaano na rin ako, mga 4 na trips. So, ganito lang. Yung trabaho ko, everyday. Yeah, so nakita nyo yung snow. Hindi naman surprise dahil ngayon, ano na, Marso na, dapat wala na yung mga snow. Pero nung unang panahon daw, yung mga ilang years lang nakaraan, nag-i-snow daw ng kahit Mayo nga eh. So hindi na surprise sa kanila dahil ngayong nakaraang December, wala masyadong snow dito. 2 beses lang yata. So ayan oh, puting-puti. Oh, ito yung Starbucks. Dito ako parating nagtatambay. Kasi marami rin mga umuorder dito pagka umagang-umaga. Ayan oh, natutunan. Yung mahirap lang kasi sa snow, putik. Ayan. So, kailangan mong nakaboots talaga. Oh, gaya po ngayon. Oh. Ayan. Yeah, so, yun na yung kotse ko doon, guys. So, yeah. So, yun ang dapat paghandaan natin bago tayo umuwi ng Pinas. Kaya sabi ng iba, takot silang umuwi ng Pilipinas dahil hindi sa ibig sabihin may kinatatakutan doon. Takot sa mga responsibilidad. Dahil, yun nga, gastusin dito tsaka doon. Kailangan mo talagang gumastos. So anyway guys, yun lang lahat. At least meron naman ako na i-share sa inyo. Meron na naman tayong dapat pag-isipan bago tayo umuwi. So that's it for now guys. Thanks a lot. Salamat sa panonood. Kung may nanonood. See you my next one. Okay? Bye for now.